mahal naming mga Pilipino ngayon na nakikinig. Magandang araw at buhay, iyan ang aming dinig. Ang buwan ng wika ay ating ipagdiwang, isang pagpupugay ang inaalam. Matutunghayan natin ngayon ng isang salisayin, dibating ang kupat na larapat na ating talakay. Naway magbigay sa atin ang kalinawan sa kung ano nga ba ang ating kinakailan. Wikang Pilipino na ating pagbansang wika, o wikang Ingles na wika ng mga Banyaga. Ano nga ba ang mas dapat gamitin may mas kalidad upang makapagsulat ng batas at ito'y maimatapan? Ngayong gabing aking ipinapakilala, dalawang binatang sadya namang pareho kumakala. Sa pangangatwiran, sila sa iyo'y mapapahangan, isang masigabong palakpakan ating ipinig sa kanila. Sa wikang Pilipino, si Axel Barbosa ang siyang lalaban. Binata namang sadyang walang inuguruhan. Sa wikang Ingles, si Neil Quarry naman ang siyang lalaban. Binatang di nang papatalo sa anumang kagisan. Axel, simula. Mga minamahal, ako'y naniniwala na Pilipino ang nararapat upang ating batas ay maisulong, mapatupad at maisulat. Ito'y magsusulong ng pagkakaisa-disa ng ating mga Pilipino. Mapapatibay nito ang ating singing, kultura at ang wikang Pilipino. Sa pagyakap sa ating sariling wika, tayo'y mas magkakaintindihan. Lahat ay makakalahok, sama-sama at walang maiiwan. Pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman, ito ay kaya. Sa mas pinalakas na pagtutulungan, tayo'y aangat ng sama-sama. Neil, simula. Pinanganak sa Pilipinas, ako'y Pilipino sa puso, salita at gawa. Ngunit ang Ingles ang dapat siyang piliin, ako'y tunay na naniniwala. Sa pagsulat at pagpapatupad ng batas, nararapat nating pag-isipan na hindi lamang mga Pilipino ang siyang dapat itong maintindihan. Ang Ingles ay makakatulong sa global na integrasyon. Dagdag pa natin ang tulong nito sa asosasyon at komunikasyon. Ang Ingles ay wikang ginagamit natin pati ng mga Banyaga. Mapapadali nito ang pakikipagtulungan natin sa ibang bansa. Maayos sagutan na tunay naming naintindihan talaga. Ngayon simulan natin ang kontra-argumento ng bawat isa. Kahit mahalaga ang integrasyon, mahalaga pa rin ang ating mga kapwa. Sa paggamit ng Filipino, masisiguro'y lahat tayo'y makakaunawa. Hindi lahat ay nakakaintindi ng wikang Ingles sapagkat ito'y pambanyaga. Sa Filipino, tsaka ang legal na batas ay masusunod ng talaga. Aking kinikilala ang kahalagaan ng wikang Filipino sa ating bansa at kapwa. Ngunit ang pagsulong ng Ingles sa ating legal na sistema ay napapanahon na. Maaakit nito ang mga dayuhang namumuhunan sa pandaigdigang entablado na makakatulong sa ating ekonomiya na mapapakinabangan ng maraming Pilipino. Ang kakayahan sa pag-iundin ng wika Ingles ay pwedeng malinang sa ating paaralan. Ito'y mapapanipili ang ating wika at kultura habang natututo ng ibang kaalaman. Maari natin ibalanse ang pandaigdigan at pambansang hangarin sa pangunlad na walang itinatabing wika na parte ng ating responsibilidad. Habang ating kinikilala ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ating kultura, ang paggamit ng Ingles ay hindi nangangahulugang minamaliit natin ang ating sariling wika. Sa makatuwid ang pagyakap ng ibang wika ang magpapaunlad ng mas inklusibong lipunan na magsusulong ng pagkakapantay-pantay sa kabila ng ating kaibahan. Ang pagbiling gamitin ng Filipino sa pagsulat at paglathalan ng batas ay hindi pagtanggi sa Ingles, kapandaigdigang komunidad o antas. Ipagdiwang natin ang kultura at pagkakaisa sa pamamagitan ng wika. Ang pagyakap sa Ingles sa ating legal na sistema ay magbibigay daan para sa Pilipinas na umunlad at tumusad sa entablado ng mundong pandaigdigan. Let's work towards a future where our linguistic diversity becomes our strength. Mahuhusay ng mga makata. Maraming salamat sa inyo. Ang pagtatalo niyo ay huwag nang palawagin at atin ang ihinto. Sa madlang nanonood, kayo na po ang magpasya. Ano nga ba dapat? Sariling wika o wikang Banyaga? Kaming tatlo'y naririto ay nagpapasalamat. Taos puso kami bumabati ng maligayang pagdiriwang. Ako po ang inyong Nicole Dacamini, Marian Santos. Naway natuto kayo sa aming maligtasan.